Hello guys, magandang araw. It's me, Jaela Avellino. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking upload video. And pag-click the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayan natin ngayon ay uri ng mga tao na nakakasira ng mood mo. Baka magtataka kayo kung bakit lagi ang topic natin ay mga toxic na tao sa ating mga halos video. Kasi ang daming tao dito sa mundo na ganito. Minsan nakakausap mo pa sila at gusto ko magmanman ka para sa sarili mo. Para na hindi ka malulunod sa kanilang mga katoksikan. Mayroon akong isishare na mga palatandaan na ang tao ay toxic sa paligid mo. Nung maliliit pa tayo, marami tayong mga kalaro, di ba? Iba't ibang mga kalaro, halo-halo na. Wala pa tayong alam kung ano yung negatibo at positibong mga bagay nung panahong maliliit pa tayo. Kasi kapag nakipaglaro tayo sa ibang tao o sa ibang mga bata, para sa atin ay positibo na yun, masaya na tayo dun. Wala na tayong iisipin pang iba, kundi may mga kalaro na tayo. Ngayon na malalaki na tayo, marirealize mo sa sarili mo na hindi pala lahat ay positibo ang mga bagay na nasa paligid mo. Kaya dapat magdistansya tayo sa mga taong negatibo. Kailangan natin ipaghiwalay yun. Ihalimbawa na lang natin sa isang prutas. Kapag may isang bumubulok na prutas, di ba tinatanggal natin yan, siniseparit natin yung maganda at pangit or nabubulok na prutas. Kasi kapag hindi mo tinanggal ang prutas na bulok sa magagandang prutas, lahat ay madadamay na. At masisira nito lahat ang prutas, hindi na makain dahil bulok na rin lahat. Kaya ganyan nyo ihalimbawa or ihalintulad ang mga tao sa mundo. Ang mga taong toxic ay nakakasira ng ating araw, ng ating mood. Pero may kakayahan kang pigilan ito. Alam nyo naman na pwede nyong tulungan ang isang taong negatibo kahit na lang na hawiin nyo ang pag-iisip niya na maging positibo. Makatulong lang naman kayo sa kanya na hindi maging negatibo. Kaso minsan, yung tao ay nananatili sa pagiging negatibo kaysa maging positibo. Kahit ano pang nagawa mong kabutihan sa kanila, kahit saan ka pa magpunta, pero ang ina-apply nila sa kanilang sarili ay negatibo pa rin. Hahanap at hahanap pa rin sila ng way para na ikaw ay bumagsak. Kung tutuusin, ang sakit sa feeling na ganun ang tao, di ba? Hindi lang ito nakikita sa mga pelikula or sa drama-rama sa hapon. Pero sa totoong buhay ay nangyayari talaga ang ganitong uri ng pamumuhay, ang katoksikan ng tao, ang negatibo ng pag-iisip ng tao. Ang dahilan kung bakit napakapangyarihan ng taong toxic ay dahil umaapaw na ang kanilang pag-iisip na hindi maganda, puot, galit, inggit. Kaya nagkaganon ang mga tao. Kung bakit nasabi ko na napakapangyarihan ang negatibo, dahil ang kanilang pag-iisip ay punong-puno na ng hindi magandang pag-iisip. Kaya doon pupunta ang mga negatibong nangyayari sa buhay mo. Sa isip mo, mabubuo ang lahat ng yun. Hindi nyo ba napapansin? Halos sa mga tao dito sa mundo ay negatibo na lang nakapokus. May chismisan doon, chismisan dito, kukunori doon, kukunori dito, plastikan doon, plastikan dito. Di nyo ba napapansin kahit kasama nyo na siya ay makipagplastikan pa rin yan para makakuha ng impormasyon sa'yo at ikakalat niya rin sa iba? Kasi kapag may isang negatibong papasok sa'yo, kailangan mong nang
positibong mga bagay na kailangan mo, masolusyonan mo ang isang negatibong nasa isip mo. Based sa aking nalalaman, kailangan mong balansihin ang sarili mo. Kailangan mo ma-remove ang isang negatibo sa utak mo. Kailangan makagawa ka ng 5 positibo para malabanan mo ang isang negatibong nandyan sa isipan mo. Nag-gets nyo ba kung anong ibig kong sabihin? Now you see why it's so easy for others to rob your happiness. But you need to be proactive about your inner circle. Sobrang nakakahawa ito. Kaya sad to say na hindi isang uri lang ng tao ang toxic na kailangan mong hanapin. Dahil alam mo kung bakit may iba't ibang uri na klaseng tao na toxic, dahil lahat sila ay maaaring makakaapekto sa'yo. At ito na yung mga iba't ibang klase na taong toxic na kailangan mong iwasan. Number 1, sobra kong pumintas ng tao. Lahat na lang ng bagay o tao na nakikita ay pipintasan ito o lalaitin ito. May masasabi silang hindi maganda dito. Kaya habang maaga pa, magdistansya ka na, dahil ikaw mismo ay lalaitin ka rin nila. Alam naman natin na walang perpekto, kahit tayo nagsasalita rin ng hindi maganda sa kapwa, pero sa ibang bagay. Kahit ako, namimintas rin ng iba o ng lalait, pero hindi sa physical na anyo, kundi sa nakikita ko sa kanilang pag-uugali o sa the way nila na paggalaw sa kanilang mga sarili. Pero ang sinasabi ko ay may kasamang aral yun. Kapag ang tao sumusobra ng manglait sa kapwa nila, kapag ganyan ang kasama mo o sa paligid mo, ay dapat mo nang iwasan sila. Huwag ka nang manatili pa para pati ikaw hindi madadamay sa kanilang katoksikan. Alam mo kung bakit kailangan kang umiwas sa mga ganyang klaseng tao? Dahil mahahawaan ka nila sa kanilang pag-uugaling negatibo. Gusto mo ba yun? Na balang araw isa ka rin sa kanilang toxic na? At ito pa ang malala. Kahit na nagawan mo na sila ng kabutihan, kahit ginawa mo ng lahat para sa kanila, ay masama pa rin ang paningin nila sa'yo. At ito pa, may isang bagay din sa buhay natin na mismo kapwa mo o pamilya mo o asawa mo ang hihila sa'yo pababa. Minsan, hindi lang asawa, magulang, kapatid, pero hindi ko naman nila lahat, pero mayroon talaga. Kaibigan mo, lalo na ang iyong kapitbahay. Sobrang dami nila, yung iba ay nasa tabi mo lang. Kaya kung ako sa'yo, mag-obserba ka sa paligid mo. Sa mga taong nasa paligid mo, ang kanilang mga kinikilos ay manmanan mo. Kapag nakikita mo ang kanilang kilos o ang kanilang pag-uugali ay hindi maganda, ay dapat layuan mo na sila ng dahan-dahan. Huwag ka nang manatili pa na tumagal ka sa kanilang grupo, kasi mahahawaan ka sa kung ano ang pag-uugaling mayroon sila. Lumayo ka na sa mga taong puro na lang pamimintas o panglalait ang ginagawa nila sa kapwa nila. Tatanungin mo kung bakit mo sila lalayuan. Dahil ang tunay na dahilan kung bakit mo sila layuan. Dahil kapag ikaw ay nakarinig ng mga negatibong salita sa mga kasama mo, ay papasok din ito sa utak mo at mag-isip ka na mag-isip. Dahil sa kakaisip mo, ay mawawalan ka na ng tiwala sa mga tao sa paligid mo, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, o sa asawa mo, o mga kapatid at kapitbahay mo. At madadamay din ang mga taong positibo
Dahil alam mo kung bakit? Dahil hindi ka na magtitiwala kahit na sino man. Natatakot ka na rin makipaghalubilo sa kanila. Dahil ia-apply mo sa sarili mo or sa isip mo na baka lahat ng tao na makakasalamuha mo ay iisa lang ang ugali. Your self-esteem suffers. At lahat ng mga sinasabi nila or lumalabas sa bibig nila ay magiging natural na lang sa'yo. At dyan mo'n malalaman sa sarili mo na nanahahawaan ka na ng mga taong nasa paligid mo. At dito na rin magsisimula na pati kaligayahan mo ay mawawala rin. Number 2, agaw pansin o puro papansin. Mahahalata mo naman ito eh kung puro lang siya papansin dahil pisikalan ang galawan nito. Wala namang masama kung magpapapansin. Ang masama lang ay nang aagaw sila ng pwesto ng iba kasi gusto nilang mas mataas sila kaysa iyo. Hindi nyo ba napapansin sa social media? Lahat ginagawa ng tao para lang magpapansin, para lang maraming mag-views, maraming magla-likes, maraming magko-comment. Para dumami ang subscribers, ang followers, para magkapera. Ginagawa ang toxic na paraan para lang magpapansin. They spend all their time and energy trying to get the viewers and attention. Pinipilit nila magpakitang gilas sa publiko para makuha nila ang atensyon ng tao. Pero sa kaloob-looban nila sa ginagawa nila para magpapansin sa social media, sila ang kawawa. Ang ganitong klaseng mga tao ay nagpapakita na kunwari maayos ang kanilang buhay. Pero hindi natin alam na ang nararamdaman nila sa puso nila, sa kaloob-looban nila, ay sobrang kahinaan. An individual obsessed with catching other people's attentions shows signs of being self-absorbed and vain. Hindi nila sinasabi na ganyan sila, pero nakikita natin kung paano sila gumalaw sa kanilang personalidad sa social media. Their personality speaks volumes as their toxicity comes shining through. Number 3, walang pake sa kung ano ang nararamdaman mo. Mag-ingat ka sa mga taong sobrang mag-alala sa'yo or sobrang magpayo sa'yo. Halimbawa, sobrang lungkot mo dahil may nangyaring nakakasakit ng iyong kalooban. Tapos pinayuhan ka lang na tumigil ka na sa kakaimot mo, tumigil ka na sa kakadrama mo. Masasayang lang ang mga luha mo. Alam nyo, sobrang mali ang payo na yan. Nakaka-disappoint sa isang tao na magpayo ka ng ganitong klaseng mga salita. Alam mo kung bakit kapag pinigilan mo na ilabas ng tao ang sama ng loob nila? Hindi gagaan ang loob niya. Kung may kaibigan kang ganyan, ibig sabihin ay hindi siya tunay na kaibigan sa'yo.